Hello guys and welcome back to our channel. Ngayon po, gagawa po ulit tayo ng isa pang pattern o patugunan ng balasador tungkol sa larong sakla o baklay na po na pwedeng gawin ng balasador kung paano niya maiiwas o mapapasunod ang players para hindi siya tumama sa larong sakla. Ano po? Pero bago po ang lahat, meron po tayong shoutout sa ating kaibigan na si Kevin Adamas Vlogs. O, yan po si Mr. Kevin Adamas Vlog. Siya po ay isang mabait nating kaibigan. Pwede niyo pong subscribe o supportahan sa kanyang bagong channel. Kagaya ko na isa po din siyang isang baguhang vlogger. Ano po? Mabait po si Kevin. Siya po ang pwede po natin siyang pagtanungan kung ano po, sanay po siya sa mga hiking, biking, yan po. Paki-subscribe na lang po kay Kevin. Salamat po. And at ang isa pa po ating kaibigan na si Mr. King of Gambling. Ayan po, isa po rin siyang baguhan nating kaibigan sa YouTube. Meron po siyang YouTube channel. Paki-subscribe din po siya at marami po kayo matututunan sa kanyang channel sa mga videos niya na tungkol sa kalaban, pusoy, Lucky 9. Sari-sari pong card game, matutunan niyo po sa kanya. Salamat po at paki-subscribe din po silang dalawa. Okay, upisa na po tayo. Ngayon po, babalasa po tayo. Babalasa po ako. Gagawa po tayo ng isang pattern. Bilangan po natin muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, babalasa po tayo ng isa. Magdi-deal po tayo. Tingnan po natin kung inalabas. Then, nalagyan po natin ang pattern. So yan, nagkasa po tayo ng kinasa ko po ay 5 oros, kasama po ay 4. So yan, umuro na po yung 5 oros, 4 na oros po ang kasama niyan sa ating pattern. Pares-pares. Tumagal ah. Napin po natin ang 5 oros. Kasama ay 4. Hook. So yun. Tumama po ay 5 oros. Ano po? Yan po, 5 oros. Magkapahama po yung 4. Ngayon po, gagawin po natin yan ng pattern. Patatamain po na, gagawa po tayo ng isang pattern. Kukurti po ako ng isang pattern. Para mapasunod ko ang mananaya o players. Na lalong-lalo na yung mga players na mahilig sumunod sa mga patugunan o pattern ng balasador. Na marunong magbalasa, hindi nila alam kaya silang iligaw noon. So ayan, from 5 oros kukorte ako ng isang pattern, then ayan, papakita ko sa inyo ano yung pattern na gagawin ko para mapasunod ko yung player sa susunod na balasa of deal. Ayan, bilhin natin.
Ang kinusa ko po ay 6 na espada o 7 espada, kasama po ay 6 at 7 espada magkasama. Ayan, namuro na po. Kasama po niyan ay 7 espada. So, yun. Tumama po ang 7 espada. So, ngayon po, pag tama po yung 7 espada niya, di magkakaroon na po yan ng korte from 5 oros. Then, pumunta po sa 7 espada, magkakaroon na po yan ng korte. Ano po? So, ang makikita ng player, lalo't na player na mahilig sumunod sa mga patugunan, makikita niya na may korte na yung lumabas. From 5 oros, 7 espada, then ang tingin niya dyan ay magbibiktor yan. So yan po ang patugunan ng puntos na pwedeng na gusto niyang, ang sa palagay niya ay tatama dahil victory. So, ito pong balasador na mahilig na magaling bumalasa. So, alam niya na may mga player na masumusunod. So, ang gagawin niya, hindi niya yung dadalhin sa victory. So, ayan. Tingnan po natin kung anong kinasa ko, para po mailigaw yung players na mahilig sumunod sa pattern. Gusto niyang tayaan ay victory, sa palagay niya ay magbi-victory dahil yun ang patugon ng isa sa patugon na korte ng balasa, ng patama na pwedeng lumabas. Pero hindi po yung gagawin ng balasador dahil alam niya po may sumusunod dahil tatamaan siya doon. So ang gagawin po ng balasador na marunong mabalasa ay iibahin po niya yung palalabasin niya, iba palalabasin niya para hindi po siya tamaan. So ito po yung ginawa niya. Yan. Ay kinasa ko po ay 7 bastos. From 7 espada, siya po ay sumiping sa 7 bastos. Ang tumugon sa 7 bastos. So, ibig sabihin, isang pattern pa rin yun. So, yun po. Lumabas na po yung 7 bastos. So, ayan. Nakita po natin na hindi niya ginawang victory yung patama dahil may alam niya may sumusunod. So, yung tumayado sa victory niyo, naitalo na po yun. So, gumana naman siya ng panibagong pattern, itinabi niya o siniping niya sa 7 bastos, ibig sabihin, panibagong pattern na naman po yun. So, natalo niya yung players na iba, kumabig siya dito sa 7 bastos. So, ngayon, kung meron ng korte na 7 espada, 7 bastos, kumorte na, so, magkakaroon na naman ng korte yan, isang pattern na naman, so, susunod na naman yung ibang mahilig sumunod sa pattern, maliligaw na naman sila. Ganito po ang gagawin ng balasador, mamarunong bumalasa kung paano niya iligaw yung player na sumusunod sa patugunan o pattern. Ano po? So, from 7 bastos, gagawa po siya ng isang pattern na naman, magkakasa siya para hindi siya matamaan ng mga players. Tama na naya. So yan, nakagawa na po siya ng isa pang balasa para mailigaw niya yung players. So, kung 7 espada sumunod ay sumiping sa 7 bastos, ang pattern po niyan ay tatabi uli dun sa maglalakad siya sa kabayong espada. Yan po ang pattern niyan na pwedeng tayaan ng mga mananaya. Pero iba po ang gagawin ng balasador dahil alam niyang tatayan niyo ng players. So, sa ganun pa lang, naililigaw niya na po yung mga players. So, ganito po ang ginawa niya. From 7 bastos, 7 espada, tumabi sa katabi, sa side niya.
na pitong espada, pitong bastos, tumabi. Then, ganito po ang gagawin niya para makagawa na naman ng isang pattern. Ang ikinasaka po ay, yan, apat na kopas. Apat na kopas po ang ikinasaka po. Kasama po niyan ay lima. So, yun po. Mga po ay limang kopas. Ano po? So, ganyan po ang ginagawa ng balasador na kung tawagin yan ay side by side o tabi-tabi. From limang oros, tumakbo siya sa pitong espada, nag-courting victory, pero hindi tumama yung victory dahil itinabi niya at sa katabi, sinipin niya sa pitong bastos. Then, in-expect ng mga players na maglalakad sa kabayang espada, pero hindi po nangyari. Ang ginawa po ng balasador ay gumawa pa na isang pattern na itinabi, binalik dun sa katabi naman ng limang oros. So, ang nangyari po ay from limang oros, pitong espada, pitong bastos, then tumabi sa pitong bastos, then tumabi naman ulit sa limang oros, bumalik sa katabi ng limang oros. So, tabi-tabi po. Ang ibig sabihin po ay tawagin po nating side by side. Ano po? Tabi-tabi po ang nangyari. So, ganun po ang isa pang technique ng balasador na marunong bumalasa para mailigaw ang mga players na mahilig sumunod sa mga pattern o patugunan ng balasador. Ano po? Hanggang sa susunod po at maraming salamat po sa pagsuporta. Kagaya po ng dati, ito po ay ginawa ko hindi po para ano pa man, kundi para po kaya ay mabigyan lang ng sapat na kalaman sa paglaro ng sakla o baklayan po. Hanggang sa muli, maraming salamat po and God bless.